Ano daw ang mga requirements sa mga planta kapag ikaw ay mag-a-apply bilang ano no, bilang dealer? I'm BJ. Oops, teka lang. Your delivery boy for today, order na. Ayan, isang napakagandang araw mga ka-PJ. Araw ng Sabado, October 9, 2021. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan, mag-iingat po tayo mga ka-PJ. Mayroong isang nagtanong. Yung isang ano natin, ka-PJ, na pinakaunang nagtanong noon tungkol sa magtanggal at magkabit ng iba't ibang klase ng mga regulator sa ibang brand. Ayun nga, malaki ang pakinabang, marami ang nanood dito. Siguro marami talagang ano, hindi alam kung paano ang tamang pagkabit at pagtanggal. Ngayon naman ay mayroon siyang katanungan. Ano daw ang mga requirements sa mga planta kapag ikaw ay mag-a-apply bilang dealer? Well, sa mga planta, no, kanya-kanya kasing ano yan, kanya-kanya silang patakaran. Ako, base sa experience ko, sa dami ng napuntahan na planta, meron silang kanya-kanyang ano, patakaran. Kung napangalanan ko, anong planta ito, no? Ang kanilang patakaran, ilang requirements nila para maging dealer ay kailangan mong bumili sa kanila mismo ng mga tangke. Tangke nila mismo, dapat bibili ka ng 30 peraso. Yan, yan ang minimum nila para magiging dealer kanila. Yun na nga yun, nung una, nung nag-umpisa nga ako, nung ganun yung planta na napuntahan ko, hindi ko kinaya kasi wala akong pera na ganun kalaki. Isipin mo naman, yung 30 peraso, medyo may kamahalan pa yung kanilang tangke. Tangke pa lang ito, ha? Umaabot na ng, noon, sa panahon noon namin, umaabot ng 1,800, tangke pa lang yun. Kaya hindi ko talaga kinaya. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng ibang planta. So meron akong isang napuntahan. Ang patakaran nila ay meron silang minimum 10-11 kilos. So parang mga 100 kilos ang minimum nila bago kanila papasukin sa kanilang planta para magpa-refill. Samok pa rin ano mas? Samok pa rin ano mas? Mahirap pag ano siguro pag medyo pango tayo. What? What? Natanggal yung mas eh. Ito naman yung pangatlong planta na napuntahan ko ay ang kanilang patakaran. Hindi sila namimili. Wala silang patakaran na katulad ng iba na kailangan mong bumili ng tangke nila or kinakailangan na may minimum. Papasokin kanila, pero tatanungin kanila kung ilan yung tangke mo at kung gaano ka nakalakas. Kasi kahit magsisinungaling ka, malalaman nila yan dahil makikita nila kung araw-araw ka nagpapakarga at ilan lang yung pinapakarga mo bawat planta mo. Ngayon, ang pinaka ano talaga nila, ba style nila, discarte nila yun eh. Dahil nga pinagbigyan kanila kahit pa dalawa-dalawa, tatatatlo lang yung tangke mo na pinaparefill, mas mataas yung ibibigay nilang price sa'yo kumpara doon sa mga malalaking dealer na o yung mga malalakas na. Yung bigayan nila talaga doon sa mga malalakas na ano na dealer ay halimbawa, ipalagay natin na 48 per kilo, malamang sa'yo mga 50 yan. Mga, ganyan kadalasan na mga diskarte ng iba. Ito yung mga planta na to, yung mga sample ng planta na to, ito yung mga hindi po ito mga branded gaya ng mga halimbawa yung mga Solein saka mga Gasol. Yan po talaga mga branded po yan, hindi po yan po pwede. Hindi yan po nagre-refill ng mga ganun kasi yan, mga malalaking planta po yan. Kailangan bago ka magiging dealer na kailangan may franchise yan mga yan. Ngayon sa mga nagtanong doon, marami akong nakikita nagtatanong, anong pinakaiba ng franchise at saka yung mga independent player?
Baka yung halimbawa, independently, ikaw yung magpaparibil sa planta. Ito yung mga franchise, halimbawa, franchise ka ng Suling o Tron Gasol, hindi ka pa pwede magparibil. Sila yung magdi-deliver sa'yo. Kasi meron silang sariling planta na kailangan sila lang din yung nagre-refill. Deliver lang yun sa tindahan. Ang kagandahan lang kasi sa mga branded na yan, kilala na kasi sila, madali silang i-market. Halimbawa, nag-market ka sa labas, sinabi mo, ito yung produkto mo. Halimbawa, Suling. Mas madaling magtiwala ang tao kasi kilala na siya eh. Kumpara dito sa mga independent player, kailangan talagang magpapakilala ka na muna. Kahit hindi branded yung tinatinda, parehas lang. Wala pong pinakaiba doon sa branded. A few moments later. So, yan na nga, no? Nandito na tayo. Kunti lang yung nagpaparefill ngayon. Yan, no? Pulo-pulo natin to ngayon. Ayan, si Dudong, no? Ayan. Pulo-pulo natin to ngayon. Paano muna ako? Kasuhin ko na muna ito mga ka-PJ. One eternity later. Sabi ko, wala naman masyadong requirements sa mga ganitong mga independent player lang na mga ano, no? LPG. Ganun lang, makikipag-uusap ka lang sa planta. Tatanungin mo lang kung yun nga, kung paano magiging ano, paano magiging dealer sa kanila. So, ganun lang kadali, wala naman masyadong inihinging requirements. Dalawa lang yan, either bibili ka sa kanila ng tangke, ng panimula, bago ka magkaroon ng account doon. Ang tawag kasi doon, kailangan magkaroon ka ng account sa kanila. Para tuwing magpapa-refill ka, yun na yung account mo. Kaya katulad yan ng ibang planta, pare-pares yung ano na, bigay doon sa mga bultuhan at saka doon sa mga patingi-tingi lang, yung mga palimaliman tangke lang, sabu-sabong tangke. Kaya yun, ganun lang kadali, no? Tulad yan, halimbawa saan yung lugar nyo, maghahanap pa lang ng talaga ng ano, ng planta. Huwag lang yung hanapin mo yung mga branded na yan. Hindi pa pwede doon yung ano, yung nagpaparefill. Talagang ano sila, sulit sila. Kailangan sila lang yung nagre-refill. Siyempre, pinapangalagaan din nila yung kanilang mga pangalan. Alam ko, malalaking kumpanya na. Yun lang, tulad na sinasabi ko, pagka, halimbawa, naisipan mong magnegosyo ng ganitong, ano, LPG, ano, kailangan mo lang maghanap talaga ng planta sa malapit dyan sa lugar mo. Halimbawa, nasa Mindanao ka, try mong maghanap. Search sa ano, madali naman maghanap ngayon. Sa Google, yan, search mo lang. LPG refilling, lalabas yan. Sa mga ano dyan, nagbabalak na ano, pumasok sa ganitong business. Ganun lang po kadali. Ang pinakaiba lang kasi dito sa
hindi branded ano, ikaw yung mag-aalaga ng mga tangke. Diba, bumili ka ng mga bago. Siyempre, pagdating ng panahon, maluluma yan. So, ikaw mag-ano nun. Ayusin mo yun, pagagandahin mo ulit yan. Hindi ka tulad ng branded. Wala, binta ka na lang ng tinda, ka lang ng tinda. Hindi mo na kailangan mag-ano. Mag-alala tungkol sa tangke dahil sila nang bahala dyan. Kaya nga, ano, kaya nga franchising. Kasi wala kang problemahin pagdating sa maintenance ng mga tangke. Ititinda mo na lang. Yun nga lang. Mas malaki ang kita dito pag hindi franchise. Ikaw yung nirebel, gagasos ka. Tapos, ano mo, i-maintain mo yung mga tangke na kailangan laging makinis yan. Yun lang, at maraming salamat sa inyong panonood. Sa PG News is now signing off. Paalam!